Ang Pilipinas ay may mahabang kasaysayan kung tungkol na sa maritime accident ang pag-uusapan. Ang kasaysayang ito ay hindi pangkaraniwan. Isa na nga dito ang aksidenteng kinasasangkutan ng barkong MV Doña Paz, which is considered as the deadliest sea tragedy hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pero alam mo ba na ang MV Doña Paz ay mayroong sister ship na pinangalan ng MV Doña Marilyn? Ito rin ay may kalunos-lunos na pangyayaring sinapit na kumitil ng daang-daang buhay. Pero ang malala dito ay may kapwa mga survivors sa insidente ang sadyang pinatay upang pagnakawan. Ang tanong, sino nga ba ang gumawa sa naturang krimen at ano nga ba ang dahilan sa paglubog ng barkong MV Doña Marilyn? Yan ang paksang ating pag-uusapan dito lang sa Alabin PH. Ang MV Doña Marilyn ay isang Philippine inter-island ferry na pagmamayari ng Sulpicio Line Incorporation. Ang barko ay orihinal na binuo ng Onomichi Suzen Shipbuilding ng bansang Japan noong 1966. Ang barko ay pinangalan ng Otohemi Maru ng Japan na naging passenger vessel sa loob ng 10 taon. Mid-1970s nang ito ay ibinenta at nabili ng Sulpicio Line Incorporation. And it was renamed MV Doña Marilyn. Sa loob ng ilang taong pagbabiyahe, ang barko ay hindi naman nagkaroon ng aberya at problema sa kargadan. Hanggang isang araw, October 23, 1988, ang barkong MV Doña Marilyn ay nakasaad na maglalawig mula Manila City papuntang Tacloban City, silangang bahagi ng Visayas. Dakong alas 10:10 ng umaga nang umalis ang barko sa Port of Manila, ito ay may kabuuhang pasahero na tinatayang umabot ng 511 katao. 421 ito ay mga pasahero. Nang mga panahong iyon, isang bagyong pinangalan ng Ruby or may local name na Bagyong Usan, isang Category 4 typhoon na tinatayang may lakas itong hangin na umabot ng 140 kilometers per hour. Lumipas ang ilang oras na pagbabiyahe, kinabukasan, October 24 sa oras na 2:14 ng madaling araw, isang mensahe ang natanggap ng Sulpicio Lines Coastal Station ng Manila na galing pa mismo kay Kapitan Eliodoro Salgado Jr., kapitan ng barkong MV Doña Marilyn. Ayon pa na nagsimula na umano nilang makasagupa ang malalakas na alon kung kaya't nagpasya na lamang ang kapitan ng barko na pabagali na ang makina nito. Lumipas ang ilang oras, 7:28 ng umaga, ay mas lalo pang lumakas ang hagupit ng bagyo kung kaya tuluyan ang nakapagdesisyon ang kapitan ng barko na patay na lamang ang makina. Sa kadahilanan, nalubha itong mapanganib habang kasalukuyang hinahampas ng malalaking alon ang naturang barko. Bandang alas 8 ng umaga, nakapagdesisyon ang kapitan na mag-reverse course na lamang papuntang North Gigantes Island para sa kaligtasan umano. Alauna imedya ng hapon kung saan nakapag-radyo pa ng distress signal ang kapitan ng barko sa Manok-Manok Island malapit sa Masbate. Ito na rin umano ang huling signal na natanggap ng istasyon mula sa barko ayon sa military official. At sa oras na alas 2:10 ng hapon ay tuluyan ng kinumpirma ang paglubog ng barkong MV Doña Marilyn. Ayon sa ilang mga survivor, bago pa man umano lumubog ang barko ay talagang todo panic na ang mga pasahero kung kaya't isang pangmadali ang anunsyo ang ginawa ng mga crew members upang pakalmahin ang mga pasahero at maiwasang magpanic. Siniguro din ng mga crew member na makapagsuot ng life jacket ang bawat isa. Ilang sandali pa, lumabas ang kapitan ng barko na si Captain Salgado. Pero isang anunsyo ang ikinagugulat ng mga pasahero at crew nang sabihin nito na magdasal na lamang sa rosary at saka ito biglaang tumalon sa barko na nagresulta sa biglaang pagkawala nito nang ito'y hampasin ng malalakas na alon. Bagay na hindi pangkaraniwang gawain ng isang may bayag na kapitan. Sa kabila ng lahat ay marami ding mga survivor ang agarang namataan ng mga rescuer ang dahil na rin sa mga suot nitong life jacket. May mga survivor ding na-rescue ng mga mangingisdang dumaan malapit sa pinangyarihan. Sa kasamaang palad, may ilang mga survivors ang ninakawan at pinagsamantalahan ng mga bandidong grupo na sakay ng maliliit na bangkang de motor. Ayon din sa ibang report, ay hindi rin pinalad ang mismong crew ng barko na pinangalan ng Kerwin Lim.
Sa loob ng halos isang araw na palutang-lutang sa karagatan, ay nakarating umno ito sa baybay ng Almagro Island at tila ba malaki ang tsansang makasurvive. Ngunit kalaunan ay natagpuan na lamang itong wala ng buhay na posibleng ninakawan ng mga alahas sa katawan. Makikita rin umano ang iilang mga pulang marka sa kanyang leeg na tila parang sinakal ito. Ang Sulpicio Line Incorporation ay nagbigay din ng tulong sa halagang 50,000 bawat pamilya ng mga nasawi sa naturang trahedya. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, ang kapitan umano ng barko ay nakasurvive sa naturang pangyayari at nagtatago lamang daw sa isla ng Mariripe, probinsya ng Biliran. Pero wala ding sapat na impormasyon kung nahuli nga ba ang kapitan o ano nga ba ang nangyari. Sa kasalukuyan, ang barkong MV Doña Marlene ay nakalubog sa lalim na 33 meters sa isla ng Malapuasca na isa na rin sa mga dinadayo bilang diving attraction. Ito na rin ay naging tahanan ng mga iilang endangered maritime species na makikita rin ang iba't ibang corals. Ang naturang spot ay kinilala bilang the most beautiful reef in Visayas. Kung nagustuhan nyo ang ganitong mga kwento, comment down below lang kapatid. See you in the next video.